hinahanap mo buong mundo sa angas mong nag-aapoy. Dugong nananalaytay kayong manggilahing Pinoy. Ang presko mo, ang yabang mo, pero super astig mo. Francis, Leo, Marcos, labuyo ka ba ang anghang mo? Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my channel. At alam ko po ng karamihan sa inyo ay napanood yung vlog ko patungkol dito kay Iron Rock Jermis na isa pong timba. Ayoko sabihin yung kasunod na sinasabi nyo kasi baka madali tayo. So yan, basta timba lang siya, timba. So ngayon po, eto po yung aking kasunod na vlog. Kasi habang ako po yung nagbablog, parang naisip ko, yan ha, habang binablog ko yung patungkol dyan kay Iron Rock na yung pinakawalang utak nga na loyalista, parang naisip ko, mas okay pa pala si Aling Lukring. Diba? Si Aling Lukring talaga ang isang tunay na loyalista at meron talagang concern sa mga Marcoses. Bakit po? Kasi itong si Aling Lukring nananawagan ng pagkakaisa. Nananawagan po siya ng pagkakasama-sama natin. So, let's say, mga loyalista at mga FLM family, parang gusto niyang pag-isahin para po sa kanilang pangarap nga o para sa kanilang pag-push na maiupo sa susunod na election itong si BBM. Yun po ang parang gusto nilang, gustong parang nakikinikinita ko. So parang ang tali-talino nitong si Nanay Lukring na kahit na nga after all what happened, ganun pa rin ang kanyang paniniwala at naiisip nga po niya na dapat magkaisa ang mga loyalista at ang mga FLM family para makinabang yung grupo ni BBM. Diba? Para makinabang din si BBM kasi pag nga naman nagkaisa ang FLM family worldwide, magkakaroon ng dagdag na boto itong si BBM sa 2022. Hindi katulad nitong si Iron Rock Jermis na utak talangka, utak talaba, utak ipis na talagang ang kanyang nasa isip ay talagang manira lang ng tao dahil nga sapul na sapul siya, nasa pawan, 'di ba, noong panahon po ng pandemya, 'di ba? Syempre talagang si FLM namigay ng tulong, talagang namigay ng ayuda. Siguro hindi ito nakatanggap itong si Iron Rock. Siguro parang naisip niya, putya, ikaw, bakit si FLM ang sumikat? Samantalang ako, tagal ko ng loyalista, hindi ako sumikat, di ba? Baka yun po ang nasa isip niya. At baka wala din ng sumusuporta, di ba? Nakikita niyo naman yung channel niyan, talagang kokonti ang views. So, ibig sabihin, yan po ay isang pahayag o isang talagang pagpapakita lang na hindi na ganoon karami ang sumusuporta sa loyalista. Ngayon po, mabili at mabenta lang naman ang mga video ng mga Marcoses kung tungkol doon sa kanilang sinasabing yaman ang talagang topic. So mga ginto, mga dolyar-dolyares, mga bilyon-bilyong dolyares. Pag mga ganyan po ang topic at mayroong mga gold, lagyan lang ng picture ng dating presidenteng Ferdinand Marcos, talagang makikita nyo mga talagyan lang ng title, mga ito ang makakapagpaahon sa Pilipinas. Yan, ito makakapagpabayad ng mga utang ng mga Pilipino. Yan, lagyan lang ng mga title ng ganun, lagyan ng gold, lagyan ng pera, lagyan ng title ni FEM, patok na patok, diba? Pero kung ang pag-uusapan po ay tungkol sa loyalista, tungkol po sa mga supporters lang, wala po. Hindi po talaga ganoon karami ang naniniwala na at ang sumusuporta dito sa mga loyalista. Kasi nga po, talaga pong natipag eh. Kumbaga, yung iba pong loyalista, lumipat na po sa FLM family. At yung pong mga dating loyalista na, kumbaga, noong tinanggi nga, nakakilala nila itong si FLM nung tinanggi ng magkapatid, lumipat po sa FLM Family Worldwide o FLM Family Club Incorporated. Kasi nga po, kahit naman sila, saksi po sa mga pagtitipo na nandoon si FLM sa mga gatherings, mga handaan, mga
kumbaga mga okasyon nandoon, kung nasaan yung mga Marcos nung time na dati na nakakasama nila si FLM sa mga okasyon, nandoon talaga. Diba po? So merong mga peeping saksi diyan, merong mga nakakakitang mga tao, meron silang kumbaga mga patunay na talagang nakita nila si FLM doon eh, bakit dininay. So marami pong nagsasabi niya na simula nang dininay si FLM, nakakilala ng magkapatid, eh, yun nga po, lumipat nga po sila. So, kumbaga yan eh, ano na lang, kumbaga eh, pagpapakita na lang yan na meron talagang mga nagbago ang isip dahil na rin nga po dito sa mga sumusuporta sa mga Marcoses. Sinisira talaga nitong ilang mga supporters ang pagiging, kumbaga yung politician ni BBM, naaapektuhan yan. Hindi pwedeng isang tabi na itong mga taong ito na nasa social media, sa halip na pagkaisahin nila at kumbaga eh, mapagkaisa, mapagbate, makakuha ng mas maraming fan supporters at makakuha ng mas maraming susuporta kay BBM, eh inaaway pa nila yung mga tao. Kaya nag-aalisan po yung mga supporters ni BBM. So, hindi natin masisi yan. So, ganyan po talaga ang kalakaran. Kailangan sila yung the best, kailangan sila yung totoo, kailangan sila yung mapansin, kailangan sila yung mas makitaan ng pagkaastig, di ba? Eh kaya lang hindi po 'yun ang ano, hindi po 'yun ang nakikita ng mga tao. Ang mas importante po sa mga tao ay yung ilalaman sa kanilang mga tiyan. Hindi importante yung mga pagbubunganga. Diba? Hindi importante yan. Ang importante sa mga tao ngayon, yung ilalaman sa kanilang tiyan dahil nga po sa hirap ng buhay. Sa hirap na nga ng buhay, dadagdagan pa ng stress nitong mga loyalista na ito na walang ibang inisip kundi mang-away, kundi gumawa ng mga kwento, paasahin ang mga tao sa mga gold kuno, paasahin ang mga tao sa mga bilyon-bilyong dolyar, di ba? Eh, sabi ko nga, to see is to believe na lang. So, itong si Nanay Lucreng nga po, mabalik tayo dito kay Nanay Lucreng. Eh, parang ngayon naisip ko, okay pa pala si Nanay Lucreng. Kasi, kahit may edad na, eh, naisip pa rin niya na kapayapaan nga po talaga ang, kumbaga eh, sagot sa lahat, di ba? Yun talaga, kapayapaan talaga eh, pagkakaisa. Kahit na medyo malabo nga at medyo mahirap tanggapin yung kanyang panawagan, pero totoo siya sa kanyang mga sinabi na talagang ang pagkakaisa ang makakapagpalaya sa ating lahat sa kung ano man ang mga masasakit na nangyari doon sa nakaraan. Kaya lang ang tanong, makakapagpatawad ba? Diba? Mapapatawad ba ng mga sumusuporta kay FLM ang mga nag-deny? Tapos, kumbaga eh, mapapatawad ba nila yung mga tao na lalong nag-init, lalong gumawa ng issue patungkol dito kay FLM? Unang-una na itong Iron Rock timbaan na to, di ba? Kumbaga talagang ano, talagang itong si Iron Rock, kapag tinimbang mo Iron Rock eh Nanay Lucreng, medyo magaan po ang dala nitong Iron Rock. Unang-una, wala ito sa Pilipinas eh. Kaya ano eh, kumbaga, hindi niya alam yung hirap ng ibang mga loyalista na nandoon mismo. Na nandoon mismo ha, sa lugar. Kahit sabihin niya, nakamag-anak niya, pamilya niya nandoon sa Norte, nandoon sa Ilocos o saan mang panig ng Norte. Hindi pa rin niya mararamdaman yun. Diba? Hindi niya mararamdaman yung kung ano ang hirap ng isang loyalista na pilit kang pilit mong pinapabango ang pangalan ng iyong sinusuportahan, ng pamilya Marcos, 'di ba? Pilit mong pinapabango, pilit mong inaayos, pilit mong hinahanapan ng mga susuporta pa at yung mga nawalan ng gana ay mapabalik mo. Kaya lang 'di ba, ang ginagawa nga nitong mga supporter ni BBM eh lalo lang nalulugmok, lalo lang bumababa etong si BBM dahil nga sinisira ng mga supporter. So bobong supporter etong si Iron Rock, samantalang etong si Nanay Lucreng ay isang matanda na pero merong isip talaga. Masasabi ko ayon sa aking pag-oobserba, tinimbang ko yung dalawa, talagang etong si Iron Rock bobo. Diba? So, si Nanay Lucreng talaga, ngayon ko lang naisip po, Nanay Lucreng, eh, yun,
talagang ano, talagang kayo po ay ano, isang mabuting tao at isang mabuting ina. At nararapat lang na kayo po eh, kumbaga eh, talagang sumuporta dito kay BBM dahil nga po eh, nakikita ko ang inyo pong katapatan at hindi po kayo umaasa lamang dahil sa kayo'y mayroong mapapala sa pamilya Marcos. Bagkus, yung pong pagmamahal nyo ay busilak. Hindi po katulad nitong si Iron Rock Timba na sip-sip lang. Diba? Sip-sip lang sa mga Marcos. Sip-sip. Bakit? Kasi para makakuha ng ayuda. Para mabigyan ng mauna ba? Mauna sa lista. Loyal sa lista. Yun. Etong si Iron Rock, loyal sa lista. Si Nanay Lucreng, loyalista talaga. Nakikita ko kasi, yun nga, tama. Ang gusto ni Apo Lakay ay pagkakaisa. Yan din naman yung mga nabasa ko dati. Eh, kaya lang nga po, sa panahon po ngayon, lalo na at may mga nangyaring hindi ayos at marami po ang nawalan ng gana, hintayin na lang po natin na, ano, na bumalik ang tiwala, bumalik po ulit ang kanilang, ano, ang kanilang pagmamahal, diba? Kasi parang syempre nawalan nga ng gana, diba? So, hintayin na lang po din natin na bumalik pa ulit kung mababalik pa ang kanilang pagkagusto na mapagsilbihan ulit sila ng isang bongbong Marcos. So yun, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po sa pakikinig nyo sa akin. Kung umabot po kayo hanggang dito sa video ko na ito, sana po mag-subscribe kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. At syempre, abangan nyo po yung aking i-upload na video patungkol po doon sa 10,000 pesos na aking ipaparapol para sa mga viewers at 10,000 pesos para po sa mga members ng aking membership dito sa YouTube. So yun, maraming salamat po. God bless us all. Ingat po tayong lahat. Stay safe. At yun po, ingat po kayo palagi. Sabi ni Mac Mac Pablo, in life, if you are intelligent, you are admired. If you are wealthy, you are envied. If you are powerful, you are feared. But if you are blessed with wisdom and a good heart, you are remembered. Payakap nga. What's up mga tropa peeps?